guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga sinyales na may hatid na swerte sa inyo, lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal? At ito po yung mga sinyales na ang ibig sabihin ay may magandang kapalaran kang nag-iintay. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Alam niyo po ba mga pamahiin tungkol po sa gagamba na magbibigay sa inyo ng swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pera? Ngayon, sinasabi po nila ayon sa pamahiin na kung ikaw daw po ay magre-regalo na meron daw replika ng gagamba, sinasabi dito na maaaring ang tao re-regaluhan mo ay magdadala ng swerte at tagumpay sa kanyang buhay. Kaya mas mainam na kapag daw ikaw ay magre-regalo, kung wala kang makita na ang inyong ire-regalo ay may replika, or kaya po, di ba minsan nakakita tayo sa mall ng mga spider na mga pan-display, sinasabi dito na ito daw po ay napakaswerte. At kapag daw ito inilagay mo sa inyong salas, ay ito daw hahatak ng maraming pera. Kaya maghanap-hanap na ng replica or frame ng gagamba, dahil yan daw po ay nagdadala ng swerte. Di ba ang gagamba kasi ay gumagawa ng supot ng sarili nilang bahay, di ba? At halos lahat ng mga hayop na naggagawa ng mga ganyan ay sinasabi na ito daw po ay may kakayahan, lalo-lalo na magbigay sa atin ng pera kasi may kakayahan silang gumawa ng sarili nilang bahay. At lalo-lalo na daw po ang usapin ng gagamba. Ang gagamba daw po kapag po ikaw ay nagbigay pa, halimbawa ikaw ay gusto mo magbigay sa isang tao ng pitaka. Gusto mo siya iswerte, di ba? Sabi nila swerte, lalo-lalo na kung may kalakip itong pera. Ngayon, kung lalagyan nyo ito ng kalakip na pera, mas mainam na samahan mo ito ng supot ng gagamba. Paano po ba yan? Maghanap-hanap ka sa inyong garden, kasi ako minsan ding nakakita sa isang dahon po siya na nakatikom. Pag bulatlat kong ganyan, nakadikit doon yung supot ng gagamba na may gagamba pa nga doon sa loob na maliit. Ngayon, kapag makakita kayo ng ganyan, ay nakoy, swerte mo. At ito po ay ibibigay mo pa sa tao. Ngayon, kung halimbawa meron ka na niyan, mas mainam, meron ka rin po niyan. Tapos magbibigay ka dun sa tao, sinasabi dito na doble-doble ang darating sa inyong blessing. At may magandang kapalaran ka nag-iintay. At sinasabi rin po nila na kung halimbawa ikaw daw po ay nakaupo at biglang nakita mo ay may gumagapang sa iyong gagamba dito, yan daw po ay sumisimbolo na maaaring bigla ang kang tumama or kaya po ikaw biglang makajackpot tungkol sa usapin ng pampinansyal. Kaya ako po sa inyo at meron pong ano eh, hayaan nyo lamang po siya. Maaaring ito'y tanggalin mo at ilagay muli sa pader at hayaan mo siya, huwag mo siyang ahanuhin, sasaktan. At sinasabi rin po nila na kapag daw po ikaw ay nanaginip naman ng gagamba, eto naman, usapin ng gagamba at ikaw ay kinagat, maaaring may malas na darating sa'yo kung kaya't dapat ikaw ay mag-ingat. Pero kapag nakita mo lamang ang gagamba sa iyong panaginip at hindi ka naman inaano, sinasabi dito na may bigla akang swerteng darating sa'yo nang hindi mo inaasahan. At sinasabi rin po nila na kapag daw po ikaw ay nakakita ng supot ng gagamba or marami dyan sa mga halaman ninyo sa inyong bakuran, sinasabi dito na ikaw ay may proteksyon, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Kaya mas mainam, kumuha kayo ng pinakapinagsuputan ng gagamba. Tapos, iipit nyo po ito sa maaring 20, 50, o ang pinakamataas na antas ay 1,000. Iipit nyo po ito at ilagay ito sa inyo pong pitaka. Kumbaga, ito ang magiging taong bahay ninyo. Huwag na huwag ninyong aalsan ang inyo pong pitaka ng laman, ha. Huwag pong magagalit kasi meron akong bossing na nagalit na naiinis daw po siya sa akin kapag daw po nakakarinig siya ng huwag mauubusan ng laman ng pitaka. Yun po ay kahit ano, naniniwala po ba kayo sa mga taong bahay? Yun po kasi kahit coins, kahit magkano, basta huwag na huwag mawawala. Kahit 25. Benching ko, yung nga pong benching ko, ipakalat-kalat lang sa kalsada eh. Yung pulutin nyo yun, kahit benching ko lamang ay wag na wag mawawalan. Kasi once na meron pong laman ng inyo pong pitaka, yan po ay sumisimbolo na maaaring makahatak ng kasamahan. Kumbaga, sa isang grupo, halimbawa kayo pong nanonood, ay di at gusto nyo na meron kayong kasama kesa sa kayo ay nagsosolo.
Ngayon, kapag kahit may isa dyan, maghahatak po yan ng kasama. Ganon din po yan sa pera. Pag merong isa dyan na taong bahay kahit 25 lamang, sentabo, ay makakahatak po yan ng kasama kesa sa walang mahahatak. Wala talaga, as in totaling taog talaga na ipapagpag mo ninyo. Ay, yun po ay negative po yun. Ayon sa punsoy, dapat po ay meron talagang taong bahay sa inyo pong pitaka. At ayon din sa mga pamahiin, kailangan meron taong bahay sa ating pitaka kahit 25 centavo para makahatak ng kasamahan. Kasi mas mahirap po, walang makahatak ng kasamahan ay talagang totaling taob na taob at maipapagpag mo pa para swertihin ang ating pitaka. Dahil lahat naman po tayo ay nagnanais na magkaroon ng pera. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ngayon pa, maghanap-hanap na po tayo ng pinagsuputan ng gagamba. Pero yung pinagsuputan lamang ha, hindi po yung mismong gagamba. Kasi masama po ang yan po ay pinapatay yung ano ng gagamba. Dapat po yung mismong pinagsuputan lamang na dahon ng gagamba or kaya nakakita ka na malaking supot, kunin mo po yun. Ganun ninyo lamang ng inyong kamay. Ako'y sanay-nasanay sa ganyan sa Batangas. Kami po ay madalas ay nanguhuha, lalo-lalo na pag madaling araw. Pero mag-iingat kayo, baka maahas po kayo. Kasi maraming ganyan sa mga bukid, lalo-lalo na pag madaling araw, naglalabasan ang mga gagambang kadadami, mamimili ka. Inilalagay namin to sa Post Pro at dati-dati ay ngayon may mga pamapamato pa kami. Kung alam nyo po yan, kasi ako ay laking bukid, kung kaya't alam na alam ko po ang mga ganyan sitwasyon, kaya yan po ay napakaswerte. Ang kailangan lang natin dito sa usapin nito ng pampaswerte ay supot ng gagamba. Ngayon, yung replica ng gagamba, yung mismong gagamba ay mainam na mainam sa mga replica, sa mga frame, sa mga canvas, yung mga ganyan, yung mga figurine, yung mga pan-display, mainam yan, lalo-lalo na kung regalo. Kaya, kung kayo ay magre-regalo sa tao, mapa-birthday, mapa kahit anong okasyon, at kahit ngayong Valentine's paparating na, ay yan po ibigay ninyo at sabihin nyo na lang, ibulong nyo na lang na swerte daw po yan. Lalo-lalo na sa pera. Ayan, yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!